Katambayan, oh. May buyer? Buyer na, sir? Buyer. Oh, yan. Buyer po. May buyer si sir. 500. Oh, ganun na kadali po sa pag-alaga po ng manok. Mga walk-in clients. Oh, walk-in clients sa mga katambayan. Saan yung mga alaga na to diri karon, sir? Saan ang sini mga black australop, mga crossbred sa RIR, IRR, Rhode Island, red. At may shamu. May shamu din. Pang meat type to, sir? Oo. Yan, kumpleto halos. Maganda pala yung mga alaga mo dito, sir. Ano yung mga lalaki natin, sir? May Island. Ayan, may Rhode Island rin dito. Rhode Island. Jersey Giant. Golden Buckwheat. Shamu. Black Australop. Dito yung mga ano ni sir, oh. Range niya. Yan, napakaganda po. May makikita po tayo ng mga manok din po dito na talagang masasabi po natin na mahal po talaga. Napakaganda. Ayun yung mga alaga ni Sir Katambayan. Maganda yung kulungan. Pwede maka-range po sila. At pwede rin makasilong. Ayan. Mga cruises na to dito lahat, sir, no? Cruises Heritage. Mabenta din dito, sir. Ayan mga Katambayan, benta din po ito. Ilang buwan pa lang tayo nag-start ngayon, gani, sir? Wala pang 1 year. Mag-8 months pa daw mga Katambayan. Nag-start tayo dito, sir. Ano yung ating simulan, sir? Sisiw, malalaki o mga itlog, sir? Laying na. Yan. So, mga anak na to, sir? Yan, naka-range talaga doon. Napakalaki po ng range area ni, ano, sir? Sa isang araw dito, sir, mga ilang ano to, sir? Mga ilang kilo ka napakain, sir? Ilang kilo, sir? 20 kilos. Sobrang man ito, 100 plus, sir, no? Meron din dito mga Katambayan, no? Sir, mga ganito, sir, may presyo na ba tayo? Ganito kalaki, sir? Ah, 220 per kilo. So, napakaganda po pala mga Katambayan kasi Cruises Heritage, pwede tayo makabili dito na per kilo po. So, ano, may available na to lahat, sir? Pwede na bilhin kung may bibili. Actually, may nag-order dito. Seleksyon na namin. Baka pwede anytime. Kunin na lang. Pero kung may bibili sa atin, sir, pwede talaga bumili, sir. 220 per kilo na tayo, sir, no? 220 per kilo. Yan, mga Katambayan. Sisiyo natin, sir. Meron tayong binibenta rin? Meron din. Punta natin naman yun doon. So, tingnan natin yung mga sisiyo, mga Katambayan. So, napakaganda ng area, oh. Napakalaki. 2,000 per square meter, sir. 2,000 square meter. Halos yung sa manukan. Yan.
Yung sa breeder, sa sun disc meter, yan yung nandun, sir. So yan, pwede tingnan natin mamaya, sir. Okay lang, sir. So titingnan natin yung mga breeder doon katambayan. Ito yung mga anak po nila na naka-range na po. 8 months. 8 months pa yung pagsisimula, sir. Yun, pwede na. Ready to lay na. Ready to lay na talaga yung iba. Pinapasok kasi umulan pa nila eh. Oh, yan. Ayan yung maganda dito sa setup mo, sir, no? Kay pwede sila maka-range dito kung umulan, pwede silang ano doon sa gilid talaga. Yan. Pwedeng gayahin mga katambayan. Ito yung sa breeders. Housing. Naka-range lang yung iba, sir, no? Hindi, ang sistema niyan, sir. Every week, isang room, labas. Ah, labas. Range sila. Ah. The rest, next day naman. Next day na naman. Ano na sila, kumbaga puli-puli lang. Sa isang lalaki dito, sir, ilang babae? Anim? Alima lang, no? Ito yung mga alaga ni sir. Maganda din pala yung... Ito yung mga ano to si dito, sir. Lalaki ng babae, sir, oh. Oh, tatlo ka kilo siguro na, sir, ba? Ang isa, sir, ba? Dagko kayo. So, nandito yung mga Rhode Island Red natin, sir, no? Everyday harvest ng itlog. So, sa isang araw, sir, ilang bisis tayo, ilang itlog na harvest natin dito, sir? Malapit mag-isa ka, Trey. Ilan lahat yung breeders natin nga dito, sir? 95. Malaki ng mga babae, katambayan. So, naka-start pa lang. So, ito na yung mga Rhode Island Red natin. Ito na yung Rhode Island, sir. Halos lahat kuplito. Grabe, laki. Ini laki ano, Jersey Giant. Jersey Giant na lalaki. Jersey Giant yung lalaki. Ang babae, Rhode Island. Cross. Ayan. Yung pagarni, di ka talaga lugi dito, sir. Kaya dagko man, sir. Pindot ang malaki mo. Ano ginagawa, sir? Pagkakangin ako. Ginagawa sa ng mga lalaki. Tandang katambayan. May bird rock din dito. So, ito yung Brahma, mga katambayan. Ang ganda. Tingnan natin yung mga... Sisiyo anak, sisiyo doon. Naka-range po yung mga anak nito. Magkano to bilhin nito, sir? No? Actually, ito yung pinaka... 18,000? Yung tayo, yung lahat niyan. Lahat? Lahat yung... Genuster. Pero pag bilhin nito, sir, ano to, sir? Kana malalaki na o... Ready to lay na. Ready to lay na, 18,000. Ready to lay na. Malalaki naman katambayan, tingnan nyo naman. Yung... Umabot na lang 7.2 kilos. Lucky, no? Yung mga ano dito ni sir, mga breeders. Napakadami, napakaganda ng kulungan. Sa ano yung ano natin, sir? Rooster natin, sir, oh. Ito, ano rin yan? Jersey Giant. Jersey Giant. Jersey Giant. Yan. Jersey, ano tong ano sa Jersey Giant? Oh, Jersey pa rin. Jersey Giant katambayan yung tandang. Yan, yun yung mga manok ni sir. Napakaganda po.
Ito yung sa breeders na kulungan. So dito Katambayan, meron din po silang hospital, kumbaga quarantine area sa mga manok po na may sakit. Nandito po lahat. Para sigurado po, isahan yung pagpapagaling po nila. Yan. Napakadami po. Pero at least, isahan na sila pagpapagaling dito, sir, no? So may mga manok po dito, nakikita niyo po yung mga manok po natin, halos may mga itim po, mga ayam, si Manny po yan, titingnan po natin yung mga parent stock po nito mamaya. Alamin niyo po natin yung presyo po dito nito. Yung mga may sakit pero kahit papano, at least hindi na makahawa sa iba, meron po talagang area po dito na nilaan para sa may mga sakit po. So yan. Malayo dun sa kabila po. Tingnan nyo naman. Dapat meron talaga tayong ganito kung may malaking area po tayo. Pag magaling na po yung mga manok, pwede na po natin kunin at ilagay sa range po. Tama, sir, no? Maayo naman yan eh. Wala pa natin mabalhin dun. Oh, may mga gumaling na daw Katambayan pero hindi pa nalipat. Yan. Para sa mga naayo aling sa sakit. Dito mga Katambayan, ito yung mga manok po na tinatawag po na ayam si Manny, na isa sa pinakamahal po ng mga breed po na manok. At nandito po tayo ngayon, napakadami pong alaga. So si sir, magpapakain po siya at itatanong po natin sa kanya magkano po yung mga presyuhan po ng mga manok po na ito. 1,000 tayo. So yung mga ganito kalaki, sir, yung edad po ng ating mga manok na ayam si Manny, sir, magkano yung ganito na presyuhan, sir? Yan. 1,000 ang tryo, 3 to 4 months. So ang presyuhan ng ating ano, sir, no? Ayam si Manny. So tingnan nyo naman po yung anong itim po talaga lahat, Katambayan. So yung parent stock ng ating mga ayam si Manny, Katambayan, 18 ka babae, sir, no? At saka tatlong ano? Sandang. So, nandun lahat yung ano, yung parent stock, oh. Magaganda po talaga, Katambayan. Yung stock to lahat dito, sir, no? Ayan. Maganda, oh. Hindi pala sila masyadong kalakihan, sir, no? Hindi. Ito talaga yung ano, sir. Original Indoline tayo, sir, no? Indoline yung ating mga ayam si Manny dito, Katambayan. Itong. Yan yung ano, from head to foot, mga Katambayan. Itong talaga. Itim. Pati yung dila, sir, no? Pero walang mga ganito kalaki, sir, no? Hindi ka nakabenta, sir, no? Wala. Wala. So, ano lang talaga, mga RTL, Katambayan. Yung sa sisiyo natin, makikita din po natin yung mga sisiyo po nito, Katambayan. Alamin din po natin kung magkano po yung presyuhan ng sisiyo po ng ayam si Manny. Pati mata talaga, itim na itim. O, tingnan nyo naman. Sir, yung ating ayam si Manny po, sir, ano yan, sir? Gaya din ba yan ng heritage o gaya ng native na nagalimlim din po? O, nagalimlim. Ayun, may nagalimlim din pala sila. So, karaniwan po na mga itlog nito, sir. Mga ilan naman po sa isang babae, sir, bago maglimlim yung ating inahin. Rin sa itlog nila bago maglumlum, tag 15. Parang native din? 15, oh. So, parang native. Tingnan nyo yung ano talaga, Katambayan, oh, yung mata, itim talaga. So, nag-umpisa tayong mag-alaga ng ayam si Manny, sir. Ano yung sinumula natin, sir? Ready to lay. Ready to lay. Yan. Yan yung naging resulta. Madami na po. Pero lang, yun lang talaga kailangan na maganda, kasi yung breed line niya, mahirap talaga natin. So, yan yung ano, sa ayam si Manny, Katambayan. Mahirap hanapin kasi nga, mahal po talaga ito. Hindi ito basta-basta na nabibili lang po sa palingke. Ano talaga, meron po talaga mga breeders nito. Yung ating gaya nito, sir, saan galing, sir? Saan natin nabili, sir? Tagum. So, Tagum pa, mga Katambayan. Ano tayo, nasa Malungon tayo, sir, no? Malandag Malungon. Malandag Malungon yung farm po ni sir, mga Katambayan.
Mga naghahanap po ng IMC money, tamang-tama po. Pwede po tayo makabili po dito, may mga RTL po talaga. Ayan. Mga ano natin ngayon dito, sir? Ilan na tong naka-range dito, sir, mga RTL? Ang RTL, sir, nasa mga ano na to. Nasa mga 30 plus na ito. 30 plus? Parang native lang pala kalaki, sir, no? Native lang talaga. Maliban po dito sa mga IMC money, meron din po tayong yung mga anak po, parents po ng ating yung anak po ng mga Brahma. So yan. Malalaki po itong mga tambayan. Magkano yung presyohan nito, sir? Mga binibenta na to, sir? Yung trayo is 6.5 ang bintahan mo dyan, no? Yung 6.5. Ayan, mga katambayan. Malalaki naman talaga katambayan. Ilang buwan na to, sir? 3 to 4. Pwede din po sila makapili kayo dito, katambayan. Maganda, oh. Ito na lang ganyan na yun kay... Ano, benta na yung iba, sir? May sige, bili? By unseed siguro ba? May madaming bumibili. Yung golden, sa golden bop yan. Ah, golden bop yun sa... Yaro lang dito. Ayan, katambayan, oh. Marami daw ito dito dati, pero nabili talaga. Tryo ka na niwan na binibenta mo dito, sir, no? Tryo. Yan, sa mga interesado pong bumili po, pure heritage po to na mga Brahma po. Light Brahma. Sussex Brahma, sir, no? Ito yung mga sisiyo natin, sir, no? So, binta din ito, sir? Ito, actually, pwede, tie-up na doon sa buyer. Ah, buyer ito? Pinatay lang na lumaki konti. 0.8 to 1 kilogram. May magbili na. Ayan, madami rin pala dito sa likod. Katambay, nakala ko ano lang nandun. Ilan yung ating na pupuduce natin na sisiyo, sir, sa isang buwan, sir? Actually, per week lang, ha? Ah, per week lang? Isa lang, ang minimum is 50. 50 minimum? Ang katasan is 80 plus. Per week, mga katambayan. Yung itlog, sir, wala tayong binibenta, sir? Wala, so far na naman. Kakastart yung palang kasi, sir, no? Oo. So may mga ilaw na to, sir? O wala nang ilaw? Meron mga ilaw to pagabi, ginaano. Ah, ginalagyan talaga ng ilaw talaga yun. So pwede din kasi ibaba yung ano, sir, no? Yung trapal, sir, no? Oo. Pag malamig. Ulan. Cover talaga. Sigurado na hindi po malamigan. Kasi malamig pag gabi, ginababa talaga yan. Ah, ginababa. So, maganda yung style po sa manukan ni Sir Katambayan. Puto tayo sa brooding area. Brooding area. So, dito may sarili po talaga Katambayan. Napakaganda. Cover din pala, sir, no? So, kailangan talaga magpasok dito Katambayan. Sanitize po talaga. So, yan yung sa pagmamanok. Kailangan ba yung security talaga? Importante po yan sa pagmamanok para walang makapasok po ng mga bakterya o virus. Mapatay po. So, may sarili pala tayong generator, sir? Yes. Para pag... Mag-run out there, kawawa yung sisiyo. Paano din po yung mga itlog? At saka masayang. Ilan yung capacity natin dito sa ating cubator sa lahat-lahat, sir? Ito, 300 plus 150, 450. Plus 100, so nasa 450 plus. So yan, mga katambayan, yung mga naman natin dito, yung sisiyo, sir. Ito si sisiyo. Tingnan nyo yung style dito, katambayan. Nasa ano, ito na yung ating ayam si Manny, sir. Hindi, may halo. May halo din. Pero karaniwan, ayam si Manny talaga. Yan. May mga ganito, sir, binibenta natin, sir. Actually, meron tayong benta 3 to 5 days sa ayam si Manny is 1,000. 1,000 per head? Oo, per head. So, pero, 3 to 5 days yan, sir, no? 3 to 5 days. Yan. 3 to 4 weeks na ito. 3 to 4 weeks na yung ating ayam si Manny. Yung doon, 2 to 3 weeks. 2 to 3 weeks. May ano talaga, naka... So, ito, mga halos din ito, sir, mga ayam si Manny, no? Ito yung bago, sir. Ah, ito na yung ating 1,000, sir. Ah, bago. Mga ilang ano pa to? Parang day old pa lang ito, no? Day old. Ayan. Day old. Continuous harvesting doon.
Lagay dito. Lagay dito agad. So yan, may mga ayam si Manny dyan. Ganun kalaki. Yan yung 1,000 sa ayam si Manny natin. May ano din talaga sa ano, doon sila magtago sa pag may malamig dyan pa talaga. Pag malamig, layo sila sa ano, sa init. So yan. Puyaw ng ano mo siya ba, astig ulan yung... Ulan niya. Ano? Tong balin halin dito. Ayan. Ito, nasa 5 days na siguro ito eh. Iyon kasi yung day old pa yun. Ito, 3 to 5 na ito. Astiga sa inyong kwanto, sir. Kulungan, sir ba? Ayan. Ayan, nasa, naka ano talaga. So, ano lang sir, kumbaga linisan lang siya pag magano? Everyday. Everyday. Yung mga ganun na klase na manok po ay talagang ma-presyo po talaga. O minsan, yung isang inahin pa nga na magkikita natin sa online, nasa 10,000, 20,000, at talagang napakamahal po, dolyaris po ang presyo. Yun nga mga katambayan, hindi po talaga biro ang mag-alaga po ng ayam si Manny po kasi una po, napakamahal po talaga ng materialis. Yung sa sisiyo nga lang po ay 1,000 po yung presyo, 3 days to 5 days old. O ganun po kamahal. At nagpapasalamat po tayo sa may-ari po na pinatuloy po tayo sa kanyang napakagandang manukan. Sir, maraming salamat po sa inyo sa pag-entertain niyo po sa akin at sa paghanda po na masarap po na pagkain. Sa mga magtatanong naman po o gustong bumili po ng kanilang mga materialis, ilalagay ko lang po sa screen po yung detalye pati ng number po at saka Facebook po ng ating kaibigan. Sa mga nanood po pala ng aking mga previous videos, mga bago po nating subscribers and viewers, welcome po sa aking channel at kung kayo lang po ay napadaan, sana po ay consider nyo po na i-subscribe, i-like, at follow yung ating Facebook page, Manok Tambayan. Nag-upload na din po tayo doon. Malaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Marlon Macalino from Quezon Province, Tatak Pinoy TV Channel, Bricks Lau, Boy Official Channel from Digo City, Jerry B. Cruan from Balingasag, Misamis Oriental, Marcy Rolf Mix TV, Zil Shan Dags from Pangasinan, Ronald Britos from Matalam, Cotabato, Chan Chan from Cavite, Rico Borromeo IV, and Borromeo Family from Quirino Isabela. At sa mga nanonood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. At sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat. God bless at ingat po kayo palagi. Bye-bye!